ako na lang mag-moderate. Okay, let's go. JC prepared bullets. So sabi niya, PBBM's deception, house probe on OBPDEP and budgets, HOR, budget cuts, QuadCom probe, BSWD, AIX, referral issue, other political issues, foreign policy, geopolitics. So, para naman may trabaho tayo next week and in the weeks after, yung foreign policy, geopolitics, huwag na muna natin i-take up na yon. Tsaka yung house probe. Antayin muna natin yung next house hearing. Kasi kulang pa yung mga sinasabi doon for me to answer. So antayin muna natin yung house hearing before we talk about the house probe. And then sa Quad Committee, hindi pa naman nila nasasali yung pangalan ko doon. But I heard na gusto nilang isali yung pangalan ko doon. So antayin na lang natin pag nasama na yung pangalan ko doon. And then sa DSWD AIX, answered by Norman Valoro already. And then other political issues. Sa susunod na natin i-take up. Okay, so wala na tayong pag-uusapan. Thank you. Okay, so saan ba ako magsisimula? Magsisimula ako sa... you have to bear with me, ha? We'll start with 2021. Doon tayo magsisimula sa 2021. So, doon muna tayo kay PRD. Then, mag-move tayo kay BBM. And then, we'll move to... Martin Romualdez, and then merong isang person of that triangle, hindi muna natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa house probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro a little of confidential funds. Okay? Okay. So, 2021. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Tay Sara, hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president, hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ayun, hindi lang yan isang beses na narinig ko, madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam niyo kasi, I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never, ever asked me to run for president.
Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko, because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati, nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe ginamitan ako ng reverse psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ay nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Kung magkaroon kayo ng pagkakataon na tanungin siya, tanungin niyo siya bakit. Another proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president, he left me a document, 2 papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos, cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat noon, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sarah should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sarah should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for president and vice president. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung last, very last meeting namin. Dala niya yung document na yun. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for president. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, huwag niyo na muna akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin niyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko, tatakbo ang president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat.
Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbo, President. Hindi ako tatakbo, President. And then, nag-substitute siya. But, there, yes, anak ako ni PRD. And yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip. Meron yan silang sariling kapasidad. Meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila, gagawin lang niya kung ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbong president. Because at that time, ang gusto ko at pangarap ng lahat siguro na mayors, maka 3 consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yon. May questions doon? Yes, ma'am. Sino po yung nagsulat doon sa folder? Unsigned siya. Walang pangalan. And I think sinadya nila na huwag lagyan ng pangalan yung dalawang letters kasi it was really a Sarah-bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng dalawang documents. How did you feel po when you seen those documents? Wala naman akong problema sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko, alam ko kung anong kapasidad ko, alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin niya nila nung dalawang tao na yon, hindi siya makaka-apekto sa akin. Merong Good morning, Mikael of Reuters. Why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit-down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit-down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na it needs a sit-down. Pinut-off ko yung sit-down na yon. Sabi ko nga, I don't like talking about my life. So, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus VPSD. So, kailangan mo kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronological order ko siya para maintindihan niya yung kwento. So, yun yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa,
yun yung naisip ko when I heard it na, parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang ha, hindi ako nagko-cocaine. Pero sobrang lamig niya na yung sipon. So, mangyayap issue. O huwag niya lang ina-answer sa, kasi sa sobrang dami natin, tissue lang sir, may pamiyo ako. Ayun na pamiyo. O niya i-off sir, kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nag-cocaine. Malamig yung aircon. Okay, hindi ko na siya sasagutin sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, sabi ni Saya pa, dawat-dawat, ramana. Di ba? Dawat-dawat, rana. Ako, ginatira ko nila kadaadlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niya, deception na yan. And then, iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw na musulti. Nga, I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos. Ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So, yan yung context. Mahaba ng context. Okay. So, nasaan ako? 2021 January. 2021 October, filing. Kita niyo ako nag-file ng mayor. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili magud na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, gaganday, gaganday. And then after that, wala akong number niya. I'm sure may number siya sa akin. Kasi syempre, nandiyan yan sa mga staff mo, sa aid mo, diba? Yung number ng Vice President. Pero, wala kaming
ano, some sort of communication. Nothing at all. Except nung magkasama kami para mangampanya. Yan lang. Sa labas niyan, wala na. Nagkakausap lang kami dahil sa trabaho. And hindi naman lahat ng katrabaho natin, kaibigan natin, di ba? Nandun lang tayo kasi meron tayong kailangan gawin para sa kumpanya, para sa organisasyon. Eh, in our case, nandun kami kasi may kailangan kaming gawin para gumanda, gumaling, maging sustainable yung Pilipinas. So, yun lang yun. Dati naiimbita ako sa kanilang bahay dyan sa Malacañang, bahay Pangulo. Dati naiimbita ako sa bahay Pangulo. Pero, I was just tolerated. Kasi, may gamit naman ako. Alam mo yun, I'm useful to them. So I was just tolerated. And alam ko naman yun. But wala naman problema sa akin yun. Sa DepEd. Tsaka sa Office of the Vice President. Mabigay ko lang yung promise ko. Plataporma ko. Promise ko sa bayan. Magawa ko lang yung kailangan gawin para sa education sector. Walang problema. You can tolerate me all you want. You can invite me sa mga gatherings nyo. Pero I knew I was tolerated. Because Lisa Marcos is another story. Unahin muna natin si Martin Romualdez. Kaya nga sabi ko, sabihin niyo sila, huwag nila banggitin yung pangalan ko. Yes? Lisa Marcos part of dun sa sinasabi niyo kanina. Yes. Oo. Anong purpose ni Inday Sara? Ang magagawa ko sa bayan, I will call bullshit as it comes. Yan ang magagawa ko para sa inyo. Kung bullshit siya, sasabihin ko sa inyo, bullshit talaga yan. And, yes. As I said, huwag kayo mag-alala sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Kaya hindi ako madadala sa pera. Kasi ang pinakagusto ko sa buhay ko, hindi siya nabibili ng pera. So kahit man meron akong 500 billion sa likod ko, hindi pa rin mabibili yung gusto ko. So hindi ko siya kailangan. And hindi ako takot. That's why I said, you can drag me to hell all you want. Wala ang problema sa akin yan. Si Martin ba? Ayaw ko sabihin, masyado ng personal yan, ma'am. Masakit na nga sa akin na kailangan ko magsalita from... Ay, kwento. Masakit na nga para sa akin na ikwento ko from 2016 to 2021. Anong nangyari sa mga group chat na yan, yung mga papel na yan. Masakit siya. I don't like talking about my life. Gusto niyo pag-usapan ng pagbabago campaign, replanting namin? Ayaw niyo. Yes. Parang bakit, tapos yun na, before yung nangyari yung resignation sa lakas, after yung resignation sa lakas, nakita pa kayo ni BBM na kanyang daw or holding hands kayo ni Martin during his, one of his foreign trips. So, why biglang nasubihan kayo bigla kay Speaker Martin?
That the time na ambush niya ako ni Martin, tingnan mo yung footage. Di ba naman ganyan yung kamay ko? Kasi hinihila ko yung kamay ko. Hindi ko naman siya mahila pag gano'n ganyan, di ba? Nilalagyan ko ng force kasi hinihila ko. Hinihila din niya. So, naisip ko, okay, fine. Huwag na natin bigyan ng sakit ng ulo ang presidente kasi ang dami niyang kailangan gawin para sa bayan. Apparently, wala. Pero, at the time, huwag na natin, as a for me, sabi ko, okay, sige. Ayoko maging headache sa ibang tao. Ayoko maging pabigat sa ibang tao. Ayoko na maabala ang ibang tao dahil sa akin. So, at the time, although, hinihila ko yung half-hearted din yun. Na ginaganon niya. So, okay. Sige. May red flag din yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. May sinabi ako sa kanya, may sagot siya sa akin. Pero yes. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country na tumanggap ng suhol. Kaya. Kailan ba yung speaker part? Kailan yung Martin Romualdez part? After November? After opening ng house? Yes. Oh. Let's talk about the presidential concert. Yes, as I said, antayin natin yung next hearing ng House Good Governance. Masyado pa kasi yung... Oh, masyadong maaga sagutin sila. Walang lumalabas eh. Gusto ko lumabas so that parang magsalita. Eh wala. Kahapon, wala naman. Although we just were questioning about the... Yes. Ang position ko dyan, sa DepEd, hindi na ako nakikipag-usap sa kanila doon. Sabi ko, okay, nang bahala ko, anong gusto nyo gawin dyan. Pero dito sa Office of the Vice President, sinasabihan ko yung mga tao na kapangalan. Kung ano yung gusto mong gawin, yun ang susuportahan ko. Kung ayaw mo umaten, susuportahan kita. Kung gusto mo umaten, suportahan kita. Hindi ko pipilitin kung ano yung dapat mong gawin. Mag-decide ka, and then kung ano yung path, decide on the path that you will take, I will support you on that. So, hindi pa kami nagkausap. Nung merong mga subpoena, hindi pa kami nagkausap kung ano yung gusto nilang gagawin. Basta sinabihan ko sila, I will be with you every step of the way. Sinabihan ko din sila, kung ang decision mo ay magpa-detain, sinabihan ko din sila, sasamahan kita doon sa loob ng detention. Walang problema yan sa akin. Kasi hindi naman lahat ng mga tao kasi sanay sa pressure, sa stress. Hindi sila sanay sa mga ganyan na ilalagay ka sa national TV. Papahiyain ka. Hindi lahat ng tao nakakapag-isip ka agad kung anong gagawin, kung anong sasabihin. So, some of them really are saying na magpa-detain na lang ako. And then, sabi ko sa kanila na, okay, walang problema yan. Samahan ko kayo sa detention. Ma'am, sorry. On the issue of budget naman, since parang final na sa House part ng 733 million, what would that mean for the OBP satellite officers? Would that mean like total shutdown of the OBP satellite officers? Inaantay namin yung GAA. So, pag nandiyan na yung General Appropriations Act, alam na namin kung ano, ilan. And then kami, meron na kaming mga options ngayon. Unfortunately, hindi namin siya ma-finalize
Kasi, unfortunately, hindi namin siya ma-finalize yung mga options namin. Kasi hindi namin talaga nakikita kung ano yung nasa batas. Hindi pa kasi batas yung GAB. So, aday namin, pag nakita na namin kung ano yung numbers, then, pipiliin na namin anong options para sa Office of the Vice President. But rest assured, patuloy yung trabaho ng Office of the Vice President para sa bayan, kung ano man yung kaya namin base sa kung ano yung budget, ibibigay namin yan sa taong bayan. Last question, please. Lawmakers were questioning po about the 16 million pesos po na ginastan ng PBB pati po ng confidential funds in 2022 po na nagasta 11 days para doon sa renta ng safe houses. One lawmaker even asked po na yung 5 million naman po na nagastos ng 2023 sa third quarter po ng PBB confidential funds. Nagastos lang po sa loob lamang, ay sa loob ng 79 days. So parang nakakapagtaka rin daw po sila na bakit yung 16 million pesos nagastos po sa loob lamang ng 11 days. So, can you give us an explanation po kung paano po ba nagasta nga po ito yung confidential funds po? Okay. Una-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit ang kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ang gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera, ibabayad na yan kung saan yan, ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga ang gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions ang pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects. Okay? Yes. Maraming salamat. Sabi mo kung mas mahal pa po yung kinesa sa same houses po sa yun, parang luxury hotel sa mga mamahaling condo po sa Metro Manila. Kasi ang ginagawa nila, nag-audit na sila. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo kahapon, hindi ko napanood kaya hindi ako makomment, pero nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa. Kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nag-fishing sila na nag-fishing, hanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses?
ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka. Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Diba? Yung envelope na yan, open. Sometimes, ganito, naka-envelope. Sometimes, folded paper, maliit. Iba-ibang, ano. So, dala siya. Tinignan niya. Ayaw niya tanggapin. Ayaw niya kunin yung papel. So, ang ginawa ko, para that person will not feel bad, sabi ko, ako na lang. Ako na lang. Ginawa ko. Mabilis lang kasi yun. Iba kasi, ano yan, motorcade. So, mabilis yan. Pag ganun, gumanon, ginanon, ako na lang. Tapos, tinanong ko, may number siya. Oh, meron, meron. Pagbulit ko ka, alam mo na yan dapat, diba? So, doon sa truck, binasa ko. 1 page lang naman, binasa ko. Simple. Request of 5,000 pesos for livelihood. Tumingin siya sa akin. Sabi niya, no. Sabi ko, ako na. Sabi niya, okay, sige. Yan lang. Alam mo yun, maliit na bagay yan ba? Kunin mo, sahin mo. Si Zaldico Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang neck, tingnan nyo ang gaa, tingnan nyo ang appropriations bill, tingnan nyo ang gaa. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Kami nakita yun noon eh. Sabi ni Saldi ko, ano? O, diba? Pinirmahan nyo. Digital signature ninyo. Pinahiram ninyo. Pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang bycam na nangyayari. At sa akin lang, presidente ka, diba? So, you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So, nakikita nila. Diba? Oh, President, Mr. President, ito po yung net natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na? Ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit naging ganito na ang GAB? O, pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. O, bakit ganito na? Pagdating ng Bicam, di ba? Merong daming insertions ko. Walang paper trail and then suddenly sa Bicam nandoon na, uy, di ba magtatanong ka? O, bakit ganito? Ano nang ginagawa? Sa budget. Pero hindi ko nakita yun ah. Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng net and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. Alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka may number. But I'm sure they
their side, has seen his numbers against Lenny Robredo with and without Sara Duterte. So, I'm not seeing it. I think they know that they will not win because that was what Senator Aimee said. We cannot win against Lenny Robredo without Visayas and Mindanao. Yes. The other one is, the other question is, not be elected. Is that a better result for the people of Philippines now, do you think? If I wouldn't know as well. I wouldn't know if we would be in a better place if Lenny Robredo is president. Something that is speculative. So I cannot, sorry, I cannot answer the question. If we would be in a better place if we had another president. Not BBM. And also, do you think your contribution, electoral contribution, was underestimated or ignored by the current president? Yes, I believe so, because we are here today because he said he was deceived. So yes, I believe, yes. And they've been saying that in their communications. That, in fact, ayaw ko i-mention ang pangalan niya, so I just mentioned his initials, LG. Yan ang sinasabi niya. She did not bring anything to the table. When in fact, I am here sitting down today to tell everyone they needed me. I don't need them. So, sabi ko kanina sa Imbar, haba yung 2016, balik tayo 2016. Dali na, nas 2021 lang tayo ngayon. Balik tayo 2016. Maalala ninyo, ayaw tumakbo ni President Duterte ng president kung hindi ako tatakbo mayor. Paulit-ulit niya yan sinasabi, hindi ako tatakbo kasi si Inday Sara ayaw niya tumakbong mayor. Because humindi na ako sa politika noong 2013, sabi nila tumakbo kang congressman. And I've never liked legislation. I'm better at execution. So, sabi ko, no, hindi ako tatakbong congressman. I'd rather work sa law office. So, 2016, sabi ko, no, I'm done. Bahala kayo kung ano yung gusto niyo. But he said na, no, I cannot run kasi ayaw ni Inday Sara tumakbo. Ayaw ni Inday Sara tumakbo ng mayor. And then, pinilit ako ni BG, said some things, pinatawad ko na siya ngayon. He said some things doon sa akin that I said, okay, sige. Kung yan ang gusto ni PRD, tatakbo akong mayor. You know the reason why? Ayaw niya ng ibang tao. Ako lang ang gusto niya. Because I don't take bullshit from anyone. Even President Duterte. That is the reason why. So, I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. May I request the parents, no, to give context doon sa sinasabi ng Vice President. Alam ko, nakikita, naririnig ng mga bata. Pero bigyan nyo na lang ng konteksto na sometimes people curse. Ano na? Oh, so DepEd. So, personal. And then, bakit ako nag-resign, umalis sa administration,
FM. Alam niyo na yon. Sinabi ko na yan, dalawang tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Saldi ko ano. O diba? Pinirmahan nyo. Digital signature ninyo. Pinahiram ninyo. Pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang bycam na nangyayari. At sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? Oh, President, Mr. President, ito po yung NEP natin, pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Diba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Diba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit nang ganito na ang GAB? O pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. O bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, diba? Merong daming insertions kung walang paper trail, and then suddenly sa BICAM nandoon na, uy, di ba magtatanong ka? O bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Pero hindi ko nakita yun, ha? Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo, kasi ikaw ang nag-submit ng NEP, and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So, mayroong president na, okay, ito yung NEP. Then, after a few months, okay, ito yung yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. So, that's the end budget. Ang huli, the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo doon sa mga classrooms. So, asan na nabudol? Sa akin ba yon kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yon. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yun? Hindi. Sa bayan yun. Accomplishment yun ng president. So, budul. Ms. Arisol Garcia, Fuji TV. Hi. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny. And now apparently, parang naging ano na to, naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, see, PRD, in all fairness to the person, hindi yung nangigipit ng tao, hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko,
bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Yung siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Lenny? Lahat ng mga sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila sila ni Robredo. Wala. So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya, mortal, kalaban niya sa politika. Hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles never yon nagipit sa Davao City. Si Trillanes, yan, mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Ginipit ba yun? Wala. Diba? Kita nga natin siya kung saan-saan. Kita nga siya sa ano eh. Kasamang ano. Lance Mago. Diba? You so much bless. Good morning, ma'am. Hello. Good morning. Yes, sir. Good morning po. So, since we're on the topic of the election, 2022 elections, recently po kasi nagkita si Pangulo Bongbong Marcos at si Vice President Robredo sa isang event sa Sorsogon. And may sinabi po si EDM, si Pangulo Marcos, na this meeting is an event for political reconciliation. How do you feel about this meeting and that statement? Wait lang ha. And the 2028 question, ma'am. Oo. Sasunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. So, kung mag-advise ako kay Lenny, ma'am Lenny, manood ka ng aking ano, sit down. Yan lang. Wait, hindi ko na ituloy ito. Hello, good morning po, Madam Vice President. Ang papa niyo po, ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat. Hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ko dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun ba yun sa group chat? Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi binin yan, ano, hindi siya, she's a, I believe, a sincere person. Of this press call is to give justice to the
30 million plus Filipinos who voted for you as president? Yes, oo. Unahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity or build, build, build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na i-substantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsusubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember may plataforma siya. I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, diba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang yung mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So. Yes. Just a very quick follow-up. Did the conversation happen between you and Senator Aylina? You mentioned that tapoy. Hindi kasi conversation yun eh. Group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, bukayin ko talaga yan. Tapon ko yun at sa Philippines, yung tatay ninyo. Okay, so pwede tumuloy na muna tayo, ha? Kasi gutom na ako. Ma'am, Ma'am, Kelly Cordero po from Bongo Radio. Ma'am, sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM. Kung ira-rank niyo po, in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Nasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Wala yung number 1 ng Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1. Iba-ibang direction sila. Bots pala? Bong follow-up lang po, since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa party niyo, this is what you want for the country? Yes. Oo. Sa kanya or sa tao? Sa kanya po. Noong nagdi-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na.
Pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say, sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Guys, hindi tayo matapos ngayon, babalik tayo bukas sa Sabado. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Sila, they want a weekend, ma'am. wait na. Yes, sir. Sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating former Vice President Lenny Robredo, hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang, ayun nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Lenny kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita, bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oo! Oh. Sabi, di ba, sinabi ko na yan ang budgeteering, ako na lang man isa na iiwan dito. Ako na lang isa na iiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, huwag niyo akong tanungin ha, about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa lang. Kaya nga, ito lang ang lamesa natin. Kasi ako lang mag-isa na. For what? And then, ano, di sila ganahan siguro sa kuha, tingali di sila ganahan sa kuha. Gana mag-inom mga insecure. So, ang tagline ng OVP is, para sa some form of insincerity. Wala namang problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Hindi man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Hindi naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo. Ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo. Ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi,
na hindi ako tatakbo for president. May mga madaming mga negative tools sa listahan. Okay. So, yes, sir. Yes. Sir, tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Hey, hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. To you? Madam VP, with all this revelation that ayun nga, meron kayo mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Aini Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, di ba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So, I'm sure lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because tinitingnan nila. Yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar, sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for vice president. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos sinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. Ano? They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yes. Yes. Pahiran ako ng ballpen. Lagyan ko lang ng note kung saan ako nag-stop kasi para alam natin saan tayo mag-start. Amen. Kung sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi na tumakbo kayo for vice president, pero nagsisi po ba kayo na nakipag-content kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako na-request ni VP Lenny na tumakbo vice president niya. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as vice president. And hindi ko din pinagsisihan na makipag-tandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ng Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM, or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron lang ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason. Para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayo lahat. Drag me to hell.
Sorry Mark, sa, sila po na ha, kasi hindi pa sila nakatanong. Mark, good morning, VP. Since wala po kayong intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan ba talaga kayo, and without yung call ni Senator Aimee, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President, sinabi ko kanina. Ganon din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko. Tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi di nimo dalhon ang mga Bisaya. Eh, kaya nagbigay ako ng options. Bisaya na nan. Dolorosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Hindi ko siya dala. Pero next time, dalhin ko, and then pwede kayo tumingin, pero hindi kayo pwede mag-picture. Yes, ma'am. Sorrel, DWRC. Yes. Ma'am, good morning. Ayong buntag, ma'am. So, tanaw niyo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente? Hindi. Kung papabalikin ako, tatakbo kang vice president. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po, from Radyo sa Estrada. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan, na hindi marunong maging presidente, inakaw po ngayon, ibig sabihin ba ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo na. Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito, huwag na yan. Sige. Ano? Ay, hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito, wala itong number 1. Para sa akin.